Di naluhan ng Adventist Young Professionals ang South Central Luzon Conference-wide YP Convention na idinaos sa Nagkarilan, Laguna. Ang masayang pagtitipon ay sinagawa sa pangunguna ng SCLC Youth Ministries Department at nagbigay ng bagong sigla at inspirasyon sa pananampalataya ng mga Adventist ng kabataan, samantalang ginagampanan ang kani-kanilang profesyon at gawain ng simbahan. Si Ralph Asher Abihay para sa Balitang May Pag-asa. Upang ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng Panginoon, ay muli nagsama-sama ang mga Young Professionals OYP ng South Central Luzon Conference sa ginanap na YP Convention sa Wounded Villa, Nagkarilan, Laguna. Dinaluhan ng 75 delegado mula sa Batangas, Laguna, Quezon at Mindoro ang ginanap na SCLC Young Professional Convention na may temang Think, Love, Serve. I will go on God's mission sa pangunguna ng South Central Luzon Conference, YP Officers at Youth Director na si Pastor Zaldi Estrada. Ang mga young professionals ay magkaroon ng mas magandang pagtanaw, lalo't higit sa kung paano tayo tinawag ni Kristo. Ang mahigit maramdaman ng pag-ibig upang ang paglilingkod ay pagdadala ng pabuting balita ay magampanan sa pinakamabuting paraan ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang ini-encourage sa susunod ng mga Young Professional Convention, aming nanyahan yung mga hindi nakatin, dumalo sila para sa susunod na mas higit na pagsasama natin sa gawain ng Diyos. Naging kapaki-pakinabang ang mga binahagi ng mga tagapagsalita na pinangunahan ng SCLC Treasurer Adriel Frias sa topic na Think, and PUC Administrative Assistant, Data Privacy Officer, Pastor Jose P. Orbe, at ang kanyang asawa, Ma'am Joy B. Orbe sa topic na Love, at ni Pastor Zaldi Estrada sa huling araw sa topic na Serve. Nagkaroon din ang pagkakataon magkinanlan ang mga delegado sa panahon ng groupings kung saan nagbabahagian sila ng kanilang makaranasan bilang young professionals sa kanilang mga larangan. Bilang first-timer, inaasahan ko dito sa convention na ito. Siyempre, mas madaming kaibigan ang aking makikilala sa iba't ibang area at sa iba't ibang distrito. And at the same time, mas na-enhance yung faith ng pagiging kabataan dahil alam naman natin na stage by stage ay dadaan tayo sa mga ganitong proseso. Mas maraming karanasan, at the same time, mas maraming kaibigan, mas maraming sama-sama na gagawa para sa gawain na ating Panginoon. Ginanap din ang paghahalal ng mga bagong opisyales ng Young Professional para sa taong 2023 to 2025. At pagkatapos ay nagkaroon ng pagkakasiyahan ang bawat isa sa social night. Napakahalaga ng convention para sa aming mga kabataan. Una, mas lumalago po kami, mas nakikilala namin ang Panginoon. Mas marami ho kaming nalalaman tungkol sa kanyang pag-ibig. Ganon din, mas maraming kaming nakikilalang mga kaibigan at mga nagkakaroon kami ng connection. At nagkakaroon kami ng desire makavisit ng ibang churches. At ang kahuli-hulihan, ang kahalagahan nito ay mas tumitibay kami sa pananampalataya. Dahil yung karanasan ay tunay na ikatitibay. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong palayaan upang masunod ang bilig na naman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Galatia 5 verse 13. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Ralph Arthur Abihay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.